What's up mga boss? Welcome na naman sa ating bagong vlog. At ngayon ay ituturuan ko kayo ng mga simpleng tips kung paano mag-change oil ng multi-cup. Sana suportahan ninyo at mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel. And please click the notification bell para magiging updated kayo sa ating mga videos. Let's go! Ito yung gagamitin natin mga boss sa ating pag-change oil ng multi-cup. So, unang-una ang gagamitin kong oil is itong Havoline 20W40. Kasi ito talaga siya para siya sa gasoline na engine. Tapos bawat isa nito is 1 liter. So ang ating gagamitin is 3 litro lang. So 3 litro lang ng Havoline SF engine oil 20W40. So mas prefer ako dito. Tsaka ating hahaluan siya ng oil treatment. So ito yung ihalaw natin sa ating bagong oil. So ang function nito is helps protect against engine wear. So nakakatulong to siya na hindi madaling sira yung mga nasa ilalim ng makina. Reduces oil burning at saka lubricates moving engine parts. So mas maganda kung hahaluan nyo yung bagong palit nyong oil dito. Isang ganito. So ano siya? 443 ml. Ayan. So oil treatment, halo nyo siya dyan. Tapos ito naman ang dalawa, itong ating flushing oil. So gagamitin din natin to siya. So power flushing oil with dispersant additives. Actually hahatiin natin to siya sa tatlong hati. So yung 1/3 gagamitin natin doon sa ating lumang oil. So lagay natin doon sa engine yung 1/3, tapos papaandarin natin kasi ito siya tutulong to siya sa pag-release ng lumang oil. So with dispersant additives, so nakakatulong to siya para madaling mailabas yung lumang oil. Ayan. So hahatiin natin bawat na change oil natin, kukuha tayo dito ng 1/3 na ating ihahalo sa ating lumang oil. Ayan. So para mas madaling lumabas yung ating lumang oil. Tapos ito naman, ito yung ating oil air fuel filter. So yung lumang fuel filter natin, ating papalitan ng bago para mas maayos yung daloy ng ating oil. So yun lang. So let's start. Ayan, so first step natin mga boss ay hahaluan natin ng flushing oil yung ating lumang oil na nasa loob ng ating makina. Yan. Yan, so pwede na yan. Tapos papaandarin natin ang ating sasakyan for 2 minutes para maghalo yung flushing oil sa ating lumang oil para madali siyang mailabas at saka malinis yung ilalim. Ayan. So papaandarin natin for 2 minutes. Saka paalala lang po mga boss, pag nalagyan na po ng flushing oil yung makina ng sasakyan nyo, bawal na po siya patakbuhin kasi magkukos po siya ng damage sa ilalim ng inyong makina kapag pinapatakbo nyo. So ang purpose nito is papaandarin lang para maghalo yung lumang oil sa ilalim para madali siyang mailabas. Bawal po siyang patakbuhin.
Ayan, so tapos na natin mapaandar yung ating engine at tapos na rin natin mahaluan ng flushing oil. So dito na tayo sa baba para ating palabasin yung lumang oil. Boss, ang itim na ng oil. Kailangan talaga siyang palitan. Ngayon, tanggalin din natin tong oil filter niya. Tong lumang oil filter at papalitan natin ng bago. So kailangan din natin ng tawag dito. Kasi may oil to. May excess oil din to. Tanggalin natin to. Yan. Daming oil oh. Ayan, ito yung lumang oil filter nya. Ayan, napapalitan natin ng bago. So may tumagas pang langis, may tumagas pang oil. So atin din siyang, ayan. Ayan boss, ito ang ating lumang oil. So ang itim-itim na, kailangan talaga siyang palitan. Ayan. Ito din yung ating lumang oil filter na ating papalitan. Ayan. So ito yung bagong oil filter na ating ipapalit. So ito yung bago. So napalitan na natin yung ating oil filter. Hindi ko lang na videohan kasi ang hirap sa ilalim, ang hirap sa kabila. So ngayon, nandito na tayo sa kabilang side para ibalik natin tong bolt. So higpitan lang natin para walang tagas. So ngayon lagay na natin yung ating oil. Yung 3 liters na oil lagay na natin dito sa ating engine. Right.
Tapos itong pangalawa, at ating pangatlong litro ng ating oil. Ngayon, panghuli, lagay natin tong ating STP oil treatment. Reduces oil burning. So, matagal na susunugin yung kanyang oil at saka iwas din siya corrosion o yung rust, yung tawag doon, yung kalawang sa ilalim ng ating makina. So lagay natin siya, busin natin tong isang ganito 443 ml na oil treatment. So natapos din sa wakas. Takpan. Ayan. So testing natin. Papaandarin natin. Tingnan natin kung may tagas ba, may leak ba sa ilalim. Tingnan natin sa ilalim. So far, wala namang tagas. Nice kabila. So far, so good. Wala naman siyang tagas mga boss. Ayan, umaandar po yung ating sasakyan. So far, wala naman pong tagas. So, ibig sabihin, maayos yung ating pag-change oil. Ang oil filter, wala namang tagas. Ayos naman. Ayan. Ganun naman po mga boss. At sana may natutunan kayo sa ating vlog. At kung nagustuhan ninyo, please like and subscribe our YouTube channel para sa ating mga susunod pa ng mga videos. Thank you and keep safe. God bless.